Samantala, kinan sila naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang aktibidad ngayong araw para sa pagtuunan ng atensyon ang search and rescue at relief efforts ng pamahalaan. Kasalukuyang pinangungunahan ng Pangulo ang situation briefing para talakayin ang lawak ng pinsala ng Bagyong Christine. Ang mga kaganapan sa NDRRMC headquarters, tinutukan ni Leth Narciso. Miss Leth. Give all the warnings that we can give, evacuate as many people as we can, but we really have to just batten down the hatches for a day and make sure that everybody has what they need, everybody has the emergency supply. Sa inyo, wala na pwede mo traitor sa inyo. Pag nag-traitor mo, naiubukod sa inyo, patay doon mo dito. Ang pahamakan ng iyong yan doon. I-implement ko na doon. Anong unahunan ninyo na ba? Pakanaluman ninyo ang pangunahunan ninyo sa ministry na ako. Nag-ibilya mo. Ikaw pa rin, may inahan ka rin, may suon ka. Katuloy suon mo. Pati ang iinusun sa lawas. Doon na ka na. Wala ibili na na. Pinanakalang mong commitment na doon rin. Pero nag-communicate mong lalaki pagkatapos mong report mo sa kumulat. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako rin ay itumano. Pili mong pwede mo itong magdarisan. Gusto ninyo, madili na gusto. Apo yun, kumulong na kalimbal na pumpag sa tanas na iba. May ibukuan ang mga muros, walang mga muslim. Ang lubog ngayon sa baha. Ulat ng OCD, mayroon ng isang naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine at may pito pang nawawala. Samantala, binanggit rin ng Pangulo na posibleng mapalawig hanggang bukas ang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno, subalit dedependean niya ito sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Para sa NBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa NDRRMC headquarters sa Quezon City, maraming salamat, Ms. Leth Narciso.